Hi guys! Today, magkakaroon tayo ng supplement review ng Optimum Nutrition Gold Standard 100% Isolate. Meron kasi akong kaibigan ang nagsabing ito na raw ang pinakamasarap na isolate na nalasahan niya. So talagang na-curious ako, no? Kasi ang mga isolate, usually hindi naman talaga ganung kasarapan yan. Kasi nga, kung ikukumpara mo sa whey protein, sa protein blend, sa casein protein, sa mga iba pang protein drinks, ang isolate, hindi kasi talaga yan creamy, hindi talaga yan ganung katamis. Pero ang sabi niya, ito raw matamis daw ito, creamy raw ito, and napakasarap talaga, lalo na nitong chocolate flavor. At today, i-compare natin ito sa Dymatize ISO 100 na isa sa pinakasikat at pinakasubok ng whey isolate drink sa buong mundo. So ano pang iniintay nyo? Start na tayo! Let's go! Hey, I never give it up! Said, I never give up! Bago tayo mag-start guys, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please like and subscribe. I-click mo na rin yung bell icon dyan para lagi kang updated sa mga next videos ko. Nga pala guys, no, meron na akong pag-giveaway sa January 28, New Year giveaway ko yan guys. Para makasali kayo, kailangan yung panoorin itong video na to para mapanood nyo yung mechanics. R1 Whey Blend ang i-giveaway ko dyan guys. So kung gusto nyo sumali, panoorin nyo yan, okay? So now guys, start na talaga tayo, no? Ang Optimum Nutrition, napakatagal na niyan sa fitness industry, sa supplement industry, halos 2 dekada na yan. Bata pa ako, yan na ang sikat na supplement. Guys, ang Optimum Nutrition na brand ay made in the US. Isa sila sa mga pioneer and isa sila sa mga pinakasikat na supplement brands noon hanggang naman ngayon. Nasustain nila yan guys, no, for 2 decades kasi ibang mga supplement brands nawala na. Pero sila, nag-stay pa rin sila kasi yung quality nila laging top-notch, hindi nagbabago talaga. Actually, maraming mga website ang nagsasabing yung Optimum Nutrition Gold Standard Whey ang number one supplement pa rin for so many years na yan guys. Napakaraming taon ng yan pa rin ang number one. Itong product na ito talaga nagpasikat sa kanila. So naaalala ko nga nung bata pa ako, pag hindi mo alam yung whey protein na gusto mong bilhin, nagdadalawang isip ka sa whey protein, no, baguhan ka, ang laging nare-recommend nila para hindi ka magkamali ng pagpili, ito na lang ang piliin mo, ito na lang yung bilhin mo. And dati talaga medyo, ano pa siya eh, budget friendly pa siya, mura pa siya. Hindi ko alam kung bakit nung sobrang sumikat siya, nagmahal siya sa market, nagmahal siya dito sa Philippines. Pero yung quality talaga, same pa rin, napakaganda pa rin. Kaya yung iba, tinatangkilik pa rin ito kasi para sa kanila worth it daw talaga pag Optimum Nutrition yung brand ng bibilhin mo. Kaya napakataas ng expectation ko talaga dito sa product na to. And naniniwala naman ako doon sa friend ko, no? Pero gusto ko talaga malasahan kung totoo bang masarap ito. Nakalagay dito, gluten-free, banned substance tested, 100% of the protein from whey. So yun nakalagay sa harapan. Salamat nga pala sa pinsan ko, si Ate Mira Ikaranum, sa pagpapadala nito mga supplements na to. Pati ito, okay. Pero ito guys, ibebenta ko to, no? Ito, bigay niya sa akin to. So marami pa sa bahay. No, marami pang supplements na kami binibenta dito sa gym. Pero ito, regalo niya raw to sa akin. And 80 taste test natin ito today. Pero bago tayo pumunta sa taste test, syempre dapat tignan muna natin yung ingredients, di ba? So sa ingredients guys, ang una ingredient niya is hydrolyzed whey protein isolate. Pangalawa naman is whey protein isolate. So guys, yung hydrolyzed whey protein, yun na yung purest form ng whey protein. Ito na yung pinakamataas na quality, wala na halos talaga ng fat, wala na halos ng lactose, wala na halos ng sugar. So, pure protein na lang yan halos, readily available, mataas yung bioavailability niya, na-absorb kagad ng katawan. Pre-digested na ito, so kaya ganyan yan kamahal, no? At sa kabilang banda, yung whey protein isolate naman, almost the same yan guys dun sa hydrolyzed whey protein. Pure pa rin ito, napakataas pa rin ng bioavailability. Though mas pure yung hydrolyzed whey protein, napakaganda na po ng whey isolate. Fast-acting protein na yan, mas pure na yan sa whey concentrates. Huwag kayong mag-alala, meron akong video about that. Mas detailed video. So, yun, panoorin nyo yun, guys. Lalabas yung link dito.
I-click nyo lang yan para mapanood nyo and mas marami kayong matutunan sa whey protein. Mas mapag-aralan nyo kung ano ba yung mga iba-ibang uri ng whey protein and ano ba yung pagkakaiba nilang tatlo. Next sa ingredient is cocoa. Flavoring ito guys, para mapalasang tsokolate itong whey protein drink. Yun yung purpose niya. Next, lecithin. Guys, yung lecithin, hinahalo siya sa mga whey protein drinks natin para mas mapaganda yung mixability nito. Para mas mabilis itong mahalo. Next, sa ingredient is salt. As in po yan guys, alam nyo na yan. And last, sa ingredient is sucralose. Yung sikat na hinahalo sa kape, yung Splenda. Same lang po yun, zero calorie na sweetener. Para hindi tumaas yung calories ng iniinom nating whey protein. So in case tapos na tayo sa ingredients, punta na tayo sa nutrition facts. And hindi lang basta-basta babasahin natin yung nutrition facts, kundi i-co-compare pa natin nga ito sa Dymatize ISO 100. Yun yung isa sa mga pinaka-paboritong isolate drink. So, tignan natin kung alin ba ang mas macho sa kanilang dalawa. First, punta tayo sa calories guys. 101 calories itong Optimum Nutrition Isolate. Ito namang Dymatize ISO 100, meron din siyang 110 calories. So, tie sila sa calories. Okay, sa round 1, tie yung dalawa. Next guys is total fat. Itong On Isolate, meron siyang 0.5 gram of fat. Ito namang Dymatize ISO 100, 0 gram of fat siya, wala po siyang fat. Okay, mas mababa talaga. Kasi wala nga, di ba? So, dito sa round na to, sa round 2, panalo yung ISO 100 kasi zero fat siya. Next sa cholesterol, itong On Isolate meron siyang less than 5 milligrams of cholesterol. Ito namang ISO 100 meron siyang 10 milligrams of cholesterol. So, dito sa round 3, nanalo ang On Isolate. Kasi mas mababa yung cholesterol content nito. Next, sodium. Sodium ng On Isolate is 190 milligrams. Ito namang ISO 100, meron siyang 100 milligrams of sodium. So dito sa round na to, talo ang On Isolate kasi meron siyang mas mataas na sodium. Plus 90 milligrams. So kung ayaw nyo mabloat, kung ayaw nyo talaga ng sodium sa diet ninyo, siguro sasali kayo ng competition, no? Dito na lang kayo sa ISO 100 kasi mas mababa yung sodium niya. Next is total carbohydrate. Merong 1 gram of carbohydrate itong On Isolate. Ito namang Dymatize ISO 100, meron siyang 1 gram of carbohydrates din. So, tie sila dito sa round na to. Next, protein content na tayo, ang pinaka-importante sa lahat. Meron pong 25 grams of protein itong On Isolate. Ang ISO 100 naman, meron ding 25 grams of protein. So, parehas lang sila, tie sila sa round na yan. Last is potassium. Meron itong 240 milligrams itong On Isolate. Ito namang ISO 100, meron siyang 100 milligrams of potassium. So dito, napakalayo nila, 240 milligrams itong On Isolate. So dito sa round na to, sa last round, ibibigay ko ito sa On Isolate. Kasi nga, di ba, yung potassium nakakatulong sa contraction ng muscle, so makakatulong ito sa workout mo para mas maging efficient ka, para mas maging malakas ka, and para mas tumagal ka sa workout mo. Para yung Gatorade, di ba? Kasi may potassium ito. Panalo talaga. So guys, ang conclusion natin ito, no, halos tie lang naman silang dalawa sa labanan ito. Okay, parehas silang nanalo ng tig isang round actually. So mahirap talagang malaman kung alin yung mas macho sa kanilang dalawa. Kaya para malaman natin yan, kailangang lasahan na natin itong On Isolate para malaman natin kung ito ba ay mas masarap dito sa Dymatize ISO 100. Kasi guys, yung Dymatize ISO 100, nalasahan ko na yun dati pa. Buksan na natin ito. Taste test na tayo. By the way guys, meron akong 250 ml of water. Kasi ang suggested use niya is 6 to 8 ounces of cold water. Okay? So buksan na natin. Wala akong gunting na dala. Very natural yung ano niya, no, yung amoy, parang walang halong chemical. Parang ang sarap kainin. Halo natin, guys. Kainin, inumin ito. So yan, kitang-kita naman. So usually, no, pag Optimum Nutrition, madaling mahalo yan. Ito, napakadali nitong mahalo. Panalong panalo ito. Pero tingnan natin kung isolate
itong on-isolate, madali ring mahalo. Kasi guys, no, ang isa pang advantage ng mga isolate, mga whey isolate, mabilis yung mahalo compared sa casein, sa whey concentrates, di ba? Sa plant-based protein, mas madaling mahalo naman talagang isolate. O, tingnan nyo, halo na. O, di ba? Nakikita nyo ba yan? Lasaan na natin, napakabilis na halo, mukhang talagang ni konting buo-buo, wala na siya. Mukhang tama nga talaga yung kaibigan ko, ah. So yun guys, napakabilis niya mahalo, bibigyan ko siya ng 9 na mixability score. Kung sa lasa naman, tama talaga yung kaibigan ko. So, mas masarap pa siya sa ISO 100, guys. Ito na nga talaga ang pinakamasarap na whey isolate chocolate na nalasahan ko so far. Okay, so far, napaka-natural ng lasa, saktong-sakto yung creaminess niya. So, sa tingin ko, guys, no, dahil dito sa nalasahan ko to, soon dapat gumawa ako ng top 5 whey isolate drink na nalasahan ko. Kasi panalo talaga to, guys. Masasuggest ko matry nyo rin siya. Huwag kayong mag-alala, guys. Maglalagay ako ng link dyan sa description box. Lazada link po yan kung gusto nyo matry ito. Trusted seller po yan. Kasi kung gusto nyo talaga ng isolate and medyo mapili kayo sa lasa, gusto nyo ng masarap, itry nyo ito. Hindi ako mapapahiya. Pero hindi pa tayo tapos kasi punta na tayo muna sa pros and cons. Okay? First pros, guys, kasi gumamit sila ng hydrolyzed whey protein. Yun yung pinaka-purest form ng whey protein. Pinaka na purest. Yun ang pinaka-pure form ng whey protein. Kaya ito medyo pricey pero sa iba worth it ito kasi napakabilis nitong ma-absorb sa katawan natin. Pre-digested ito. Kaya napakababa ng fat, napakababa ng lactose. So panalo talaga pag gumagamit ng whey hydrolysate ang mga whey protein drink. Next na pros, guys, bagay ito sa may lactose intolerance. Katulad ko, may lactose intolerance ako pero hindi naman severe, no? May mga tao kasing very severe yung lactose intolerance nila. Hindi talaga halos pwede ng dairy. Pero itry nyo yung mga hydrolyzed whey protein kasi almost zero na talaga yung lactose niyan. Baka kayanin ng chan nyo yan. Okay? So, bagay ito sa inyo. Itry nyo na. Next na pros, guys. Napakasarap para sa isolate. Guys, ito na nga yata yung pinakamasarap na whey isolate na nalasahan ko so far. Ang medyo malapit sa lasa nito, guys, no, is yung Just Whey na salted chocolate nila. Tama ba? Basta yung chocolate na recent na ginawang ko ng review. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Masarap din yun. Konti lang, nakalamang lang to ng konti, no? Pero yun nga, ito ang number one pag sa taste ang pag-uusapan sa whey isolate na nalasahan ko so far. Pero guys, kung meron kang gustong ipatry sa akin na alam mo mas masarap dito, na sa tingin mo mas masarap dito sa gold standard, Optimum Nutrition Isolate, i-comment mo yan dyan sa baba. Itatry ko yan. Baka nga naman yan ang mas masarap, di ba? Di natin alam. Baka tama ka. So, next na advantage o pros is yung mixability. Binigyan ko ito ng 9 out of 10 mixability score kasi napakabilis niyang mahalo. And nung ininom ko siya talagang 0 buo-buo. Wala na talagang buo-buo. Next na advantage, gluten-free ito. So yung mga may celiac disease, yung may mga autoimmune disease, nabawal talaga sila ng gluten kasi nagkakaroon sila ng upset stomach, hindi nila na-absorb na yung mga vitamins ng kinakain nila, no? Nasisira yung intestine nila dahil sa gluten. Pwede nyo itong inumin kasi gluten-free ito. Next na advantage nito is banned substance tested ito. So yung mga sasali ng competition, yung mga MMA fighter, yung mga sumasali sa palakasan, no? Palakasan, mga Olympics, mga SEA Games, mga athletics na hindi pwede na may banned substance sa katawan mo pag sumasali ka. Ito, pwede itong ninyong gamitin, pwede nyo itong inumin kasi banned substance free ito. Okay? So next sa pros, guys, or sa advantage is maganda yung numbers. Okay, mababa yung cholesterol niya, mas mababa pa sa ISO 100 ng Dimatize, and may potassium ito na mataas.
mababa yung total fat, mababa yung carbohydrates, and mataas yung protein. So napakaganda ng nutrition facts niya, panalong-panalo talaga. And last sa pros or sa advantage guys, ang pinakahuli is Optimum Nutrition yung brand. Guys, kasi nga ang Optimum Nutrition na brand, medyo ano yan eh, prestigious yan eh. Pag sa gym namin nga, naka-Optimum Nutrition ka, wow, mayaman. Wow, may pang Optimum Nutrition. Sana all. Parang ganun yan guys eh. Kasi pag naka-Optimum Nutrition ka, mayroong plus factor yan eh. Alam mong binibili mo talaga yung quality. Okay. Guys, ngayon punta na tayo sa cons o sa disadvantage. May isa lang ako naisip na disadvantage dito, which is yung price niya. Okay, medyo pricey ito guys kasi nga whey isolate ang ginamit. Gumamit pa siya ng napakaraming hydrolyzed whey protein. By the way guys, no, hindi ko nasabi kanina kasi 'di ba, yung first niyang ingredient is hydrolyzed whey protein. So meaning, yun yung pinakamarami niya na content. So ibig sabihin guys, yung purest form nila ng whey protein ang mostly ginamit nila dito. Okay? Mostly hydrolyzed whey protein yung content nito. Pero dahil dyan nga guys, naging medyo pricey siya. Pero yung iba dyan na hindi naman issue yung budget, pwede ito sa inyo. Panalong panalo ito. Speaking of panalo, punta na tayo sa final verdict para malaman natin talaga kung panalo ito sa standards ko. Ang pinaka-importanting tanong dyan is yung gold standard 100% isolate ba ay macho? O medyo-medyo lang. Guys, syempre, itong gold standard 100% isolate ay matong-mato. Guys, napakaraming advantages nito. And isa lang naman yung disadvantage na naisip ko, no? Pero guys, baka meron pa kayong alam na disadvantage nito. Pwede nyo rin i-comment yan dyan para alam ko. Doon sa mga nakatry na nito, no? Optimum Nutrition ito, guys. You will never get wrong pag Optimum Nutrition. Wow! Parang nag-rap pa ako doon ha. Totoo yan talaga hanggang ngayon. Okay, pag Optimum Nutrition, hindi ka magkakamali dyan. So guys, marirecommend ko talagang itry nyo siya. I-click nyo na yung link dyan sa description box. Dyan sa baba, merong arrow dyan. Pindutin nyo yun para lumabas yung description box. Okay, may link dyan. Lazada link po yan. Trusted seller po yan. No? Para matry nyo na and makuha nyo na yung mga benefits ng Optimum Nutrition Whey Isolate. Okay? So yun guys, sana marami kayong natutunan sa video natin today about sa gold standard whey isolate ng Optimum Nutrition. Sana i-share nyo ito sa mga friends nyo nagbabalak bumili ng whey isolate pero hindi pa nila alam kung ano ba ang magandang isolate drink na bagay para sa kanila. Pero bago nyo yan i-share guys, please like and subscribe. I-click nyo muna yung bilog dito para makasubscribe ka agad and para like ka updated sa mga next videos ko. Hanggang sa muli! Bye!